So, ngayon mga boss, magtatanggal tayo ng magneto. Yung unang kakalasin muna natin ay itong parting magneto. Tatanggalin natin and then para makita nyo kung ano yung mga laman-laman. So, lahat ng bolt tanggalin muna natin. So dito pwede nyo tuktukan ng kaunti ng kahoy para umangat yung gasket niya kasi medyo nakadikit yan. So ito yung ating stator. So ito ingatan nyo na huwag mauntog yung mga winding yan. Kasi masisira yan, hindi na yung gagana pag once na nagkaroon ng mga gasgas yung winding. So ito na yung laman ng magneto, side ng magneto. Yan, so ito, meron siyang parang bushing niya. Tapos meron siyang pinaka-pin. Ito yung sa may starter motor to, ito yung pinapaikot ng starter motor. May pin, tapos meron siyang bushing, tapos ito na yung napapaikot sa vintage drive. So ito, so yan lang naman ang party dyan sa bandang magneto. So isa-isay natin para malaman niya kung ano-ano yung mga party dito. So ganyan lang. Ganyan ang forma niyan. Ngayon tanggalin natin muna yung nut. So ito yung nut. Meron siyang washer. So yan. Tapos kailangan natin ng magneto puller na pang wave, ganito yung forma niya. So ito nabibili naman to online mga 100 plus yung ganitong magneto puller na pang wave. So clockwise lang ang higpit, so clockwise. So ito ganoon din, pa clockwise din. Okay, tapos pwede natin paikutin. Kung meron kayong impact wrench, mas maganda, wala nang contact yung tryan. Tanggal agad. So, ito na yung ating magneto. Sa likod ng magneto, meron yan dito mga, ayan o. Oh. Ingatan nyo ito na huwag mawala. Meron yan parang pinaka-spring niya na parang asero na tumutulak. Ito yung kumakagat sa bindix drive. Pag nag-post-start tayo, yan yung nagpapakagat. Kaya pag wala yan, hindi yan kakagat ng ating starter motor. Ngayon kung itatry ay babalik muna natin, hindi lang natin ihigpitan. Para lang may pakita natin yung pagbabalik isa-isa para dun sa mga bago lang, hindi naman sila malito. So ito try natin ibalik ng isa-isa. So ang forma nito ganito siya. Yan. Ito yung bindix drive niya. Tapos meron siyang bearing, pin bearing. Yan, so dito yan nakalagay. Yan. Tapos, ito na yung bindix drive niya. Yan. Ganyan lang ang forma niyan. Tapos, itong magneto, mayroon siyang
Gatla. Yan yung mayroon yung kunya. Diyan siya nakatapat sa may kunya. So, hindi yan basta-basta pinapasok lang. Meron yan gawi. O, ito yung kunya niya. Yan. Kikita nyo. Iingatan nyo din yan na minsan sumasama yan pag nagtanggal sa magneto. Minsan nahuhulog yan. So, dapat dyan siya pag ibabalik na. Tatapat lang itong kunya dito sa gatla ng magneto. So, sa pagsasalpak nitong magneto, dapat hindi ganong magalaw kasi maring malaglag yung nasa likod kanina na tinuturo ko. So, dapat nahandahan lang. So, ganun lang. So, ito naman ang paglalagay nito. So, itong malalaki ang ipinagir. No, doon sa loob, dyan siya nakakagat sa pin disk drive niya. So, ganyan ang forma yan, hindi pwedeng baliktad. Okay, tapos meron siyang pin. So, yan. Tapos, ito. Yung parang bushing niya. So, nakatapad yun sa gear. Yun. Tapos, nut ng magneto, meron siyang washer. So, ganyan lang. So, napakadali lang ng magneto. Ang parts niya dyan, napakadali lang. So, hindi ko muna ito higpitan kasi pinakita ko lang yung pagtatanggal and then pagbabalik. So, yung banda dito, next video natin, papakita natin yung pagtanggal naman bandang cylinder head and then block ng Honda Wave. So, hanggang dito lang muna mga bossing ang ating video. Maraming salamat.